So, what's up mga ka-classic? Dito na naman tayo sa panibagong video. Pagpasensyaan nyo naman talaga kami mag-upload kasi gaya nga, sabi ko dun sa post ko, medyo busy kami sa mga project natin. So, ngayon, naisipan namin na share sa inyo to para makatulong at makapagbigay ng idea. Pero kung kailangan nyo ng tulong sa eksperto, tulong para mag-align ito, message nyo lang kami sa FB page natin. Pwede natin i-upload sa ito. Anytime, message lang kami. So, bago natin umpisahan, no? Kaya nasabi ko, ito yung project bike natin na Keeway 152. Hindi namin ito i-full build, pero meron tayong mga babaguhin dito para ma-enhance lang. Pwede nyo rin ito gawin sa motor nyo para maging upgrade na rin sa motor nyo at mas maging kakaiba siya kumpara sa, di ba yun, kumpara sa iba. Yun naman yung gusto natin, di ba? Medyo kakaiba yung dating ng motor natin dahil yun, itong 152 nirelease na siya sa cafe racer. Gusto natin, medyo kakaiba yung sa atin. Tama, di ba? So ngayon, yung dami naglalabas ng Keeway 152. Isa rin to sa mga high demand sa market na cafe racer na itsura. Bakit yun niya? Una, sa displacement ng makina. Sa mura ka lagi, meron ka ng nasa 150cc na motor na naka-cafe racer look. May engine start. Pwede sa Brusco, pwede sa mga madam natin dyan na mag-motor. Dahil na push start lang, hindi hassle yung pag-click. One click away, pwede ko na patakbo yung agad. Isang disadvantage lang na common na concern ng ating mga customer dito sa DNG Custom is yung handlebar ng Keeway 152. So bakit nga concern nila ang handlebar ng Keeway 152? Ano kayang disadvantage ito? Dahil nga cafe racer look siya when it comes to long ride, mababa yung handlebar nito. Dito yung standard. So ito yung standard niya. Pinalitan na natin. Soon mag-upload tayong vlog. Paano natin kinabit yan, kung ano yung mga kailangan nating parts. Pero at the end of this video, bibigyan ko na kayo ng overview para may idea na kayo. Yan, mababa yung handlebar na stock. Pag when comes sa long ride, medyo masakit sa likod yan. So, balik tayo dito sa pinaka-content talaga ng video natin na to, which is ito, how install U-bed sa Keeway 152. In a easy way, and lahat functional pa rin yung mga dating parts niya. So, start natin. Sa mga Keeway 152 owners, alam nyo ang itsura ng, ano nyo, ng unit nyo. Mahaba siya. Pag inalis natin yung cowling ng cafe racer dito, gusto natin yung scrambler, mahaba. Medyo baduy tignan, sabi ng iba. And kung gusto nyo naman ng two-seater lang talaga, kaya naman ng two-seater ng ganito. Kasi yun, sobra-sobra talaga sa two-seater. So, gagawin natin ngayon, papalitan natin siya ng U-bend, pero gagamitin natin yung stock fender niya kami. So, ganyan yung itsura niya pag inalis natin yung fender. Ito yung inner fender niya. Ito yung outer. Ganyan yung itsura. Ito yung pinaka-U-bend niya na original. So, dito wala na yung mga bracket dahil inalis natin. Mamaya explain ko sa inyo. Dito, pinutulan natin siya. Yan, nagputol tayo dito. Tapos, itong isa naman sa outer, nagputol din tayo. Ngayon, ang gagawin natin, ang magiging fender niya pa rin ay stock. Magkakonekta tong dalawang to. Kahit tinabas na natin yung U-bend niya. So, ipapakita ko sa inyo, pa-explain ko kung paano natin yung ginawa. So, start tayo dito. Ganto siya kahaba dati. Ayan, dito siya. Dito siya galing. Nahahabaan ng ating mga owners. Pag when comes, gusto nila gawin na ng scrambler tong Keeway Cafe Racer 152. So, gagawin natin, i-install tayo nitong U-bend. Ito, meron pang hindi pa siya ganun ka-polish. Gagawin natin dito, mamasilihan pa natin. Tapos, saka natin pipinturahan. Parang wala lang nangyari pag ganun. Kung makikita nyo, no? So, nilipat lang talaga natin yung lahat yan. Ito, inalis natin dyan. Kinalagay natin dito. Tapos, yung mga bracket niya, pinalitan natin ng U-bend. Nilipat natin. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Pati yung holder ng flasher na ilipat din natin. So, sa mga magtatanong kung ilang seater pa ba to, 2-seater pa rin to. Ang haba nito, standard namin is 21. Sakto pa rin yung dalawang towel na kopo. And kasama na dun yung count nung may bench siya para hindi masyado hirap yung angkas.
Mamaya papakita ko rin sa inyo pag napinturahan na siya, tapos hanggang sa pagkabit natin ng upuan na ginawa rin natin para dito. Pero bago yun, pakita ko muna sa inyo tong custom fender natin kung paano natin i-install. So, install ko muna, panoorin nyo muna guys. So mga classic, pag nakabit na natin, ganyan na yung kakalabasan niya. So gagawin na lang natin ngayon, polishing lang tayo, pasilihan natin ulit, tapos pintura. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano natin kakabit yung upuan. Yes, ito yung upuan na gagamitin natin dyan sa Keeway 152. Alin lang natin para ganda, request ko nung may hari. So ito guys, ito yung gagamitin natin na frame. Yan yung frame, nakagawa na tayong frame niya. Ito yung foam, foam ma lang ni Boss Dennis. So ito mga ka-classic, mano-mano natin ihulma yung seat niya. Para siyempre makuha natin yung mismong ano, design niya, hindi siya mabigla. So guys, papakita na namin ngayon yung final outlook ng kinalabasan ng project natin dito sa Keeway. Kaya ano yung pinalitan natin? Summarize na rin yun. Ito, U-bend. Nagpalit tayo ng U-bend. Makita nyo, napakalinis ng pagka-U-bend natin. Parang isa, walang pinagbutuhan, no? Oo. Tapos napalit din tayo ng gulong. 110 by 90 sa regular power. Sakto-sakto siya. Palitan mo dito yung clearance. Dito sakto-sakto siya. Tsaka working pa rin yung center stand. Hindi na natin nalis yung center stand pa rin. Dito sa 300 by 17. Sakto-sakto rin siya. Magagamit ko yung stock fender. Kasi kung magtaas pa tayong 325 dito, pwede may sumayad na eh. Baka sumayad na sa dito. Ito pa pala yung sa likod niya. Yung fender niya sa likod. Standard. Parang stock lang siya, pero lumit itong mismo seat niya. Gaya yung pinakita natin sa vlog kung paano diniscard kaya yung stock fender niya. Tapos seat assembly natin. Yan yung seat assembly. Itong seat assembly na to, hinulma natin talaga para dyan. Hindi yan ready-made talaga. Yan yung advantage ng hindi ready-made. Parang standard lang, pero nabago siya. Tapos additional, naglagay rin tayo ng hazard. Dito, naglagay tayo ng hazard switch. Ito yung hazard switch niya. Pakita mo ako yan. Pupindot siya. Ano siya? Ito po. Standard niya pa lang yan. Pupindot din siya. Pwede siya mag-ayon. Yan. Sa likod. Yan ang tensura. Sa likod. Ginamit pa rin natin yung stock. Pero magagamit po pala yung standard. Left and right. All working pa rin yan. So, umabot sa part dito sa video na to. Gaya ng sabi ko, bibigyan ko kayo ng overview dito sa ating pagkabit ng handlebar kung ano mga kailangan. So, halos lahat naman ng handlebar na available sa market, pwede natin ilagay dito. Ito mga pang scrambler na bar, tawag nila. So, ano bang gagawin natin, no? Yan, so, ito, riser niya, nirektar natin sa butterfly. Tapos, nagtabas tayo konti dito sa key house niya para magkasya. Also, kailangan mo magpalit ng mas mahabang brake hose. Kung yung cable, kung kaya maintain yung stock, pero adjust mo, baguhin mo yung yung dadaanan niya. Ganon din sa choke, ganon din sa throttle. Kailangan mo rin magbutas dito para magkaroon pa rin ng lock yung mga handle switch. Kailangan magbutas dito dahil may mga lock yung handle switch. So, yun, mag-upload tayo ng mas detailed na video about sa pag-convert ng handlebar na fat bar from sa stock na handlebar ng Cafe Racer 152 natin.
sa mga nagtatanong sa comment section kung saan tong shop natin, ilalagay ko yung ano dito, ah, sa baba yung Facebook natin dyan. Doon nyo lang kami message. So yun mga classic, dito na nagtatapos tong vlog na to. Ah. Maglagyan ko na lang ng slideshow ng pictures para mas makita nyo yung itsura niya. Yan siya. Salamat sa panonood, guys.